Hello po mga boss, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back ulit sa channel natin sa JMCTV. Ngayon po ay ipapakita namin sa inyo yung mga raw materials na ginagamit namin sa paggawa ng full side feed liner cover sa lahat po ng pickup trucks na ginagawa namin dito sa JMC Quick Car PH. So ito po yung hook na ginagamit namin, binalutan namin siya ng strap para po hindi siya makagasgas sa ating mga pintura. So ayan po yung metal hook natin, ayan po ay matibay, ayan po. So bago po yan i-attach doon sa strap ay sinisigurado namin na nabalutan siya ng maayos para wag makadamage. So ginagayak namin yan para tuloy-tuloy po yung paggawa, matapos siya ng maaga. So ayan mga boss, ngayon naman po ay papakita namin sa inyo kung paano siya ginagawa. Ayan yung pinaka main na materials na ginagamit namin dyan. Ang tawag niyan is Cordura rubber. So yan po ay 100% na waterproof. So hindi po yan tinatagos ng tubig ulan dahil yan po ay rubber. So kasalukuyan ginagawa yung cover na yan para po sa Toyota Hilux na flat. Yan po ay dinudublihan ng pagtahi para wag siyang matastas. So nagtatapping po yan yan sa ibabaw. Ayan na po, tapos na siya. So yan ang susunod naman na gagawin, i-attach yung pinaka expandable niya sa side para po mabuo yung pinaka upper part ng cover natin. So mapapansin po ninyo is ang ilalim niya ay silver backing, ang tawag niyan is tapeta lining. So yan po, may zipper siya sa magkabilang side para po sa expansion ng kuwan ng cover natin pagka in case na mataas yung karga natin sa pickup trucks. So pwede siyang buksan para po umangat yung cover para makover po lahat kahit yung karga natin is pantay po sa rope, tulad po nung pickup na yan na sa Isuzu D-Max, yan po ay lagpas sa rope yung kanyang karga. So yan po ang magiging itsura ng ating cover pagka ang karga natin is pantay o lagpas pa sa roof ng ating pickup. Sinisigurado po namin na yung pagkagawa po ng ating bedliner cover expandable ay matibay, mataas ang quality para po safe at tumatagal po yung paggamit natin. Sa lahat po na gustong tangkilikin yung aming produkto, i-message nyo lang po kami sa Judel Carrel para po mapag-usapan natin ang mga details kung ano po ang model ng pickup na inyong paglalagyan yan. So ito na mga boss, ang mga hook na nalagyan natin ng balot. So ito naman yung strap na nilalagyan natin ng sapin sa ilalim para po huwag makagasgas sa pintura ng ating sasakyan. Yan po ay inihanda para lagyan siya ng metal hook sa dulo niyan para po tuloy-tuloy yung ating production. So ayan po mga boss, safe yung ating sasakyan
na pagtabitan niya na hindi magasgasan. So ayan po ang ilalim niya. Ayan, ganyan po ang itsura pag nabalutan na yung strap natin. Ayan po. Ito naman po yung silver backing na ginagamit natin para doon sa gitna noong cover natin. Yun po ay nasa ilalim. Yan po ay 100% din na waterproof. So yan po. Ayan, kasalukuyan siyang inakat ngayon. So ito naman yung Cordura. Yan po yung pinaka main na materials na ginagamit natin. Yung ilalim po niyan is rubber. Ayan po. So ito naman po yung pinaka side ng body. May nakalagay na siyang lining sa ilalim na cotton brush para wag siyang makagasgas sa ating pintura. So naglalagay po yan ng mga lock sa gilid para madaling matapos. So ganito naman po mga boss ang itsura ng cotton brush na ginagamit natin sa side ng ating cover. So yan po ay malambot. Ayan po yung tela. So ayan na po mga boss, ang ginagawa na natin ngayon is yung bead liner cover para po sa BP50 pickup truck. So yan ay malapit kang matapos dahil na-prepare na yung mga raw materials niyan kanina. So yan po yung paggawa niyan. So mabilis lang po na order yan sa amin dahil dito po ginagawa yung lahat ng mga cover ng pickup trucks. Pinagtutuluhan po siya. One hour later. Ang una po natin gagawin ay i-hook natin itong unang tali dito po sa may harapan. Ayan po. Higpitan natin mabuti. Tapos dito tayo sa kabila para mag-balance po yung cover. So make sure lang na nakasuksok mabuti yung cover doon sa likuran para hindi pasukin ng tubig ulan. Ito naman po yung isa, dito natin i-hook yan. Hilain natin yung tela pababa at saka hilain din natin yung strap pataas para hindi mapwersa yung ating lock. Ang susunod ay dito tayo sa may corner banda ng tailgate natin. Dito tayo mag-start maglagay ng tali uli. So i-hook lang natin dyan. Hilain yung tela pababa. Tapos iangat natin yung strap pataas. So higpitan natin maigi yung cover. Hatakin natin ng gusto. So ito po, i-hook natin uli dito. Tapos sunod is ibabalance natin yung cover and then i-hook natin uli dyan. So hilain natin yung tela pababa, dahan-dahan ng angat ng strap pataas. So ayan po yan. So mahigpit na po yung pagka kabit natin ng cover. So make sure lang talaga na mahigpit lahat ng mga tali nyan para hindi gumalaw at hindi ilipad nung hangin pagka mabilis yung takbo natin. Tapos dito naman tayo sa side. Ayan po. Hilain natin yung tela pababa. Tapos strap uli pataas. So ito namang portion na to is maglalagay lang tayo ng tali din para make sure na safe ng cover natin. So nakalock siya mabuti lahat. So ayan po, para hindi gumalaw. So yan po ang purpose niyan.
So isusuksok natin dito sa squaring yung natirang strap para hindi lumawit at hindi pumalakpak pagka may hangin. So ngayon, check natin uli kung mahigpit na ba siya lahat. Tapos dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, ganun din ang gagawin natin is hilain natin yung tela pababa. Ayan. Madali lang po siya install, mga boss. Hindi yan mahirap tanggalin pagka hindi mo na siya gagamitin. Yung cover na yan is 100% po yan waterproof. Hindi po yan tinatagos ng ulan. So napaka-safe po yung karga natin. Saka hindi na natin kailangan magtali pa o maglagay pa ng luna. Kasi ang luna habang tumatagal ay nagka-crack pag nabilad sa araw at saka naulanan. So yung cover na yan is gawa yan sa Cordura materials na ginagamit namin dito sa mga bag na mga high-end dito sa JMC. So ayan po mga boss, natapos natin yung ating pag-cover. Sana po i-message nyo lang kami kung need nyo ng cover na tulad nyan. PM nyo lang kami sa Judel Caril. Maraming salamat po.